Naninibago na naman ako, Sir Carl, kasi hindi ako sanay na umaabsent sa trabaho kahit na may sakit. Kaya lang ang nangyari kapag nasa bahay ako, mas madalas kong nararamdaman na hindi ako nag-iisa. Palagi na lang akong ginagalaw nung nilalang na hindi ko nakikita. Pagkatapos kapag nagigising ako, nakikita ko yung lalaki na dinuduro-duro ang aking noo. Sobrang takot na takot talaga ako noon. Nang mga sumunod na araw, ay naghanap kami ng magaling na albularyo. May nakapagsabi kasi kay Lola na may mahusay na manggagamot na nakatira sa Tibungko Ilang, Davao City. Sinamahan po ako ni Mama na sadyain ang albularyo at nang naroon na kami ay ikunento ko ang lahat na nararanasan ko. Pati yung mga weird na panaginip na pinihag ako ng pangit na nilalang at saka itinali sa bilog na lamesa ng nakatihaya habang binabato ng mga kutsilyo. Sinabi naman ng babae na may nagkakagusto sa aking prinsipe ng mga engkanto at gusto raw ako nitong kunin para maging asawa. Maya-maya pa ay nag-orasyon na ang matanda at bumigkas ng mga dasal na hindi ko maintindihan. Sumunod naman ay pinadaan niya ako sa bintana at pinabalik din. Pangontra raw iyon upang hindi ako tuluyang makuha ng mga elemento. Nang matapos ang gamutan, ay may mga nilukot siyang papel at ibinigay sa akin. Ilagay ko raw iyon sa tubig na iinumin ko para tuluyan na akong gumaling. Hindi nagtagal, ay naging mabuti naman ang lagay ko. Madalang na rin akong makaramdam ng kakaiba sa paligid. Kalaunan, ay nakipaghiwalay na ako sa nobyo ko kasi nga, pakiramdam ko, nag-i-invest lang ako sa kanya ng panahon at pagkatapos, wala naman siyang balak na mag-asawa. Kaya sa huli, mas pinili ko na lang na pakawalan siya kaysa magsayang kami ng oras sa isa't isa. Noong nasa San Pedro Catholic Hospital na ako, madalas ay may bumibisita sa aking madre para pagdasalin ako. Mga isang linggo rin akong namalagi doon at ang naging findings ng doktor sa akin ay nervous breakdown. Kinalaunan ay pinauwi na rin kami at binilinan na lang akong magpahinga at huwag masyadong mag-isip ng kung ano-ano. Tapos may mga gamot at vitamins din na inireseta sa akin na iinumin para tuluyan na akong gumaling. Kaya lang, habang tumatagal ay wala pa rin pagbabago sa kondisyon ko. Minabuti na lang nila Lola na ihatid ako kila Papa sa New Bataan. Doon ay pinasuri nila ako sa magaling na manggagamot at sinabi nitong dinadalaw lang daw ako ng mga yumao kong lolo at lola. Kaya naman nagpamisa sila para sa mga kaluluwa ng mga namatay kong kamag-anak. Lumipas pang mga araw at bumalik na kami kila Lola. Taong 1993 nang pinahinto na nila ako sa pag-aaral. Kasi nga, isang buwan na rin akong hindi nakakapasok. Masyado na akong nahuhuli sa lesson sa school. Idagdag pa na palagi pa rin akong tuliro at hindi ko na makayanan. Sa sobrang pag-aalala nila sa akin, ay dinala na naman nila ako sa albularyo na nakatira sa tabing dagat. Bale, magkapatid po yung gumamot sa akin, isang babae at isang lalaki. Naalala ko pa na may pilak silang itinutok sa akin. Sa pakiwari ko, ay kahalintulad yon ng karayom. Dahil sa takot ko, ay napaiyak na lang po ako ng mga panahong iyon. Halos tumagal din ng ilang oras ang panggagamot sa akin bago nagsalita yung albularyo. Ayon sa kanya, ay bumalik daw kami sa Martes para alamin kung sino ang nanggugulo sa akin. Mukha raw kasing may kasabayan akong engkanto noong ako ay pinanganak. Nakatira raw ito sa bukid ni Papa sa puno ng balete. Minsan pa nga raw ay inaalagaan ako nung engkanto sa pag-aakalang anak din ako nito. Gusto pa nga din akong ipakasal sa anak nila kapag lumaki na kami. Nang makauwi ng bahay ay sinabi ni Mama na baka lalaki ang tinutukoy ng albularyo na kasabayan ko. Kasi dati, may nakikita akong batang lalaki na sobrang puti. Lumipas pa nga ang mga araw at sumapit na ang Martes. Muli kaming bumalik sa bahay ng manggagamot.
Kinumpirma nga nito na lalaki ang engkantong nanggugulo sa akin at nais daw nito akong asawahin. Hindi naman ako natatakot noon kasi nga hindi ko naman ito nakikita at nararamdaman. Kahit na ipinagamot na ako ni Lola ay wala pa rin nangyayari. Tuliro pa rin ako at nahihirapang makatulog sa gabi. Pati nga mga tito ko noon ay napiperwesyo na dahil palagi silang pumapasok sa trabaho ng puyat. Pagkatapos noon ay nagpasya si Lola na umuwi na lang kami sa Carmen kung saan mayroon silang maliit na lupain na maaari naming tirhan. Pansamantala kaming nanatili doon kasama sina Mama at Papa pati na mga kapatid ko. Ang mga magulang ko na rin ang nag-asikaso ng iniwan na palayan ng lolo ko at ang maliit nitong nyugan. Habang naroon kami, ay nagkasala ako nang hindi ko sinasadya. Ang nangyari, may pinsan akong lalaki na malapit ng ikasal. Isang umaga, ay dumaan siya sa bahay at biniro ko itong kunin niya akong ninang at bibigyan ko siya ng 5 piso. Sa halip na sumagot, ay hindi siya umimik kundi ngumiti lang sa akin at saka umalis. Nang araw ng kasal, ay nagpunta kami kasama ang lolo Hulyo ko na kapatid ng lolo ng nanay ko. Sa mismong reception na kami nagmiretso sa bahay ng babae. Dahil nga wala ako sa tamang katinuan, ay inakala kong isa ako sa mga ninang ng ikakasal. Kaagad na akong umupo kung saan nakalaan ang pwesto ng mga VIP na bisita. Hindi naman sa pagmamayabang, pero magarbo po ang ginanap na kasal ng pinsan ko. Talagang pinaghandaan talaga. Maya-maya pa ay pinapaalis nila ako sa kinauupuan ko kasi nga raw ay upuan iyon ng isa rin sa mga pinsan ko na ninong. Sa halip na tumayo ako, ay nakipagtalo ako sa kanila at ipinagpilitang isa rin ako sa mga ninang. Katunayan ay nagbigay pa nga ako ng 5 sa ikakasal. Nang tanungin nila yung bride ay kaagad nitong itinanggi na hindi nga raw nila ako kinuha. Pakiramdam ko noon ay napahiya ako. Gumawa na rin ako ng eksena kasi nga gutom na ako at gusto ko na talagang kumain. Dahil siguro sa sobrang kahihiyan ng bride sa kaguluhang idinulot ko ay nawalan ito ng malay. Mabuti na lang at nasalo ito ng groom at kaagad na dinala sa loob ng bahay. Para matigil ang gulo ay hinayaan na nila ako sa kinauupuan ko at ipinagpatuloy kumain. Naghintay pa ng ilang oras yung pinsan ko na nagninong bago siya nakakain. Kasi nga, hinintay pa ako nitong matapos. Nang matapos ang okasyon ay nalaman kong nagalit sa akin yung pamilya ng brides dahil sa iskandalong ginawa ko. Pati pinsan ko na nakasagutan ko, sumama ang loob sa akin. Hindi ko naman sinasadya yon kasi nga, hindi ako normal mag-isip ng mga panahong iyon. Sadyang naalala ko lang. Kinabukasan ay nagtungo ako sa tindahan ng ikinasal para bumili ng merienda. Narinig kong nag-uusap noon yung mag-asawa na kung sana lang daw humingi ako ng pasensya ay maiintindihan pa nila. Kaya lang daw ay wala akong ginawa noon at hindi man lang nagsorry. Isang hapon, dumaan yung second cousin ko sa bahay kasama ang mga kabarkada niya. Kapatid po ito nung ikinasal. Mag-isa lang ako noon kaya naman ang ginawa ko ay nagtutulog-tulugan na lang ako. Mula sa bintana ay naririnig ko silang nagbubulungan habang natatawa. Maya-maya pa ay dumungaw ang isa sa kanila at may kung anong bagay na ibinato sa loob. Hindi nagtagal ay nakaramdam ako na tila may bumaon sa hita ko. Kasabay nun ay ang mainit na likido. Kasunod nun ay nagmadali ang mga itong umalis. Lumipas pa ang ilang minuto ay talagang hindi ako nagmulat ng mga mata. Nakatulog po ako ng tuluyan. Nagising na lang ako nang dumating sila Mama. Nadatnan nila mula sa sahig ang isang maliit na kutsilyo na may bahid ng dugo. Doon ko na lamang napagtanto na yun pala ang bagay na tumama sa akin kanina. Nagtataka sila kung saan iyon nanggaling. Pero nagdadalawang isip naman ako kung magsusumbong ba ako o hindi.
dahil alam ko naman kung sino ang may gawa nun sa akin. Itinago na lang ni Papa yung kutsilyo at si Mama naman ay ginamot ang sugat ko. Hanggang sa dumating pa ang iba kong pinsan at binilinan akong huwag na munang maglalabas dahil mainit daw ang dugo sa akin ng mga barkada ng pinsan namin. Kapag daw matsyempuhan ako ng mga ito, ay gagahasain daw nila ako lahat at saka papatayin. Dahil sa takot ko, Sir Kyle, talagang hindi po ako umalis ng bahay. Palagi na lang akong nakakulong. Hanggang umabot na sa puntong na naginip ako, ay may isang lalaki na ginagahasa ako sa gilid ng puno ng kakao. Hindi naman ako pinatay nito pero umuwi akong walang suot na salawal. Sobra po talaga akong natutroma sa mga pagbabanta nila sa akin. Nalaman ko na rin na nasulsulan ng mga barkada yung pinsan ko na ipakulam ako. Ewan ko lang kung ginawa ba nila kasi mahirap lang din ang pamilya nila at tanging pagsasaka lang ang pinagkakakitaan nila. Sa lugar namin ay may magaling na manghihilot. Dinala po ako nila Mama at Papa noon doon. Tatlong beses din ako nitong hinilot sa loob ng isang buwan. Doon ay parang naramdaman ko na unti-unti akong bumabalik sa Katinuan. Sumunod ay nagyaya si Mama na magtungo sa sapa para maglaba. Ako naman po ay naligo na rin. Pag-uwi po namin, naramdaman kong nangangati na ang puwet ko. Halos ilang araw ko rin yon na ininda. Kalaunan ay dumating ang una kong dalaw. Pagkatapos ay saka pa lang gumaling ang pangangati. Isang araw, nakasalubong ko ang pinsan ni Mama na malakas ang usog. May paniniwala kasi sa amin na kapag nakasalubong mo sila ng pagod at pinagpapawisan ay asahan mong pag-uwi mo ay magsusuka ka na at aapuyin ka na ng lagnat. Saka kahit na anong pagpapadoktor at gamot ang inumin ng taong tinamaan ng usog ay hindi gagaling. Ang nangyari naman po sa akin, nilagnat lang po ako at sobrang nanghihina. Kaya ipinatawag ni Mama yung pinsan niya at saka ako pinalawayan sa ulo. Matapos nun ay bigla na lang umayos ang aking pakiramdam. Minsan ay dumalaw ang kuya ko sa amin para kumustahin ako. Hindi ko alam na pagkatapos niya akong bisitahin ay magsusumbong siya kay Lola na ang payat-payat ko na at palagi lang nakahiga. Dahil nga sa laki ako sa Lola, ay kaagad nitong ipinag-utos na ibalik na ako sa lugar nila. Kalaunan ay umayos naman po ang kalagayan ko. Isang taon din akong natigil sa eskwela, gawa nga nang nagbakasyon ako kina Lola sa Bohol. Mula noon ay doon na ako natuto ng mga gawaing bahay. Hindi nagtagal ay bumalik ako sa pag-aaral, pero sa ibang paaralan. Kasi nga ay naputol na ang scholarship ko sa dati kong pinapasukan at kapag nagpatuloy pa ako doon ay masyado nang malaki ang babayaran. Nagpakatino talaga ako sa pag-aaral dahil nga sa tiyuhin ko pa rin ang gumagastos sa akin sa kalagi niyang ipinapaalala na kung hindi raw sana nila ako pinag-aaral ay palaging puno ang ref namin at masasarap ang pagkain. Sa madaling sabi, nagtitipid po sila para lang masuportahan ako. Nang tumuntong naman ako sa kolehiyo, sina Mama at Kuya naman ang sumuporta ng pinansyal sa akin para makapagtapos ako sa kursong BE Ed. Nang makagraduate ako ay nakapasok din si Tito Mal sa pagpapari. Tinulungan din niya ako para makapasok sa Catholic school. Ang hirap palang magturo, lalo na at ang mga anak ng mga dato ang naging estudyante ko. Para akong nanganak ng 50 mga bata na matitigas ang ulo. Umabot pa sa puntong nawalan na ako ng boses, kasasaway sa kanila. Nandyan na may batang iyak ng iyak, tapos magsusumbong sa akin na inaway ito ng kaklase niya. Mayroon ding grade 5 na tinusok ng ballpen sa kamay at pagkatapos yung kapwa ko guro ang kinagalitan ng mga magulang. Makalipas ang ilang araw, pati problema ko sa trabaho ay nadadala ko na sa bahay. Sobrang konsumido ko ng mga panahong iyon.
Hindi nagtagal, nagpaalam na ako kay Tito Mal na magre-resign na ako sa pagtuturo kasi nga sa sobrang stress na ako. Nagkakaroon na naman kasi ako ng insomnia. Nang makaalis ako sa Catholic school, ay muli na naman akong nagkasakit. 23 anyos na ako noon. Pati lolo kong matagal nang patay, hinihingan ko raw ng tulong. Pakiramdam ko noon, bumabalik na naman ako sa dati kong sakit. Ang ginawa nila mama, ipinatawag ulit nila yung manghihilot na nakagamot sa akin. Gaya ng dati, 3 beses sa isang buwan ako nitong hilutin. Pero hirap pa rin akong makatulog. Isang araw, binisita ako ni Tito Sam at asawa niya. Suggestion ng mga ito na dalhin na raw ako sa rehab kaya ganun na nga ang ginawa ng mga magulang ko. Inabot din ako ng 1 buwan sa loob bago ako pinayagang makalabas. Binigyan din nila ako doon ng gamot na dapat kong inumin. Kalaunan ay naging okay naman ako at muling nakapagtrabaho. Nakapasok ako sa Department of Agriculture as job order pero tumagal lang ako doon ng 2 buwan. Sumunod naman ay nakapagtrabaho ako sa isang company na nagbebenta ng mga motor. 1 taon din nang itinagal ko doon kasi nagustuhan ko rin yung trabaho. Taong 2005 nang magkadengge ang Tito Ayengko. Kasalukuyan siyang guro noon sa isang public school sa amin. Bale, may 2 siyang maliliit pang anak na lalaki. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ay maagang binawian ng buhay ang tiyuhin ko dahil sa komplikasyon. Nagkaroon din kasi siya ng leptospirosis. Matapos mailabas si Tito sa ospital, ay nagpa siya ang pamilya niya na iburol siya sa kapilya. Tumagal din ng 5 araw ang lamay. Kinagabihan ay nagising ako dahil sa mabigat na bagay na nakadagan sa dibdib ko. Sanhi, para mahirapan akong huminga. Napakalamig din ng paligid. Hindi naman ako natatakot noon kasi iniisip ko na baka si Tito Ayeng yun at nagpaparamdam. Kinabukasan kasi ay libing na niya. Marahil ay nagpapaalam lang ito sa akin. Simula noon ay madalas na akong managinip ng kakaiba. Palagi ay may nakikita akong matipunong lalaki sa tuwing ipipikit ko ang aking mga mata. Kalaunan ay naging nobyo ko raw ito. Sa panaginip ko, kung saan-saan daw ako nakakarating. Nandyan na masaya kaming naglalangoy sa tabi ng dagat at kumakain ng masasarap na pagkain. Nakapunta rin ako sa bahay na puro ginto ang palamuti. Lahat ng makikita ko sa bahay na iyon ay pawang mga gawa sa ginto. Pinakain din ako nung lalaki ng pagkain nila na siya ko namang pinaunlakan. Ngunit nang tikman ko raw ito, ay sobra namang tabang at walang kalasa-lasa. Pero kahit na papaano ay naubos ko naman yung pagkain at nabusog ako. Minsan naman ay nananaginip akong hinahabol ng aswang. Takbo daw ako ng takbo hanggang sa bigla na lang akong nakalipad. Nananaginip din ako ng tungkol sa napakaraming ahas na dumadaan sa harapan ko. Pakiwari ko noon, lahat ng iyon ay totoo. Pati mga patay na dumadalaw din sa panaginip ko at nanghihingi ng dasal. Kaya ang ginagawa ko, kinabukasan ay sasabihin ko ang mga buhay pa nilang mga kamag-anak na mag-alay ng dasal para sa kanila. Isang hapon, naisipan kong magdasal sa harap ng altar sa taas ng bahay namin. Nang mag-umpisa na ako, ay bigla na lang may kung anong hindi ko nakikita ang nanggugulo sa akin. Paikot-ikot lang ito sa kinatatayuan ko. Ramdam ko ang malamig na hangin na dumadampi sa mga paa ko. Pagkatapos, sumabay na, nag-brown out pa. Pakiwari ko noon ay hihiwalay ang kaluluwa ko sa katawan ko dahil sa sobrang takot. Mula noon, palagi na akong nagpapasama sa kapatid kong bunso kahit saan man ako magpunta. Nasundan pa ang karanasan kong iyon nang tumawag ang workmate kong si Marge.
Kasalukuyan ako noon na nagbabasa ng Bible sa ibaba at ang lola ko naman ay mahimbing na natutulog sa taas. Nang sagutin ko ang tawag para itanong kung anong kailangan nito, sumagot siya na ako raw ang tumawag sa kanya ng 3 beses. Kaya raw nag-return call siya. Hindi na po ako nakakibo ng mga oras na yun, Sir Carl, dahil sa sobrang pagtataka. Tinanong ko pa ulit si Marge kung sigurado ba siyang ako ang tumawag kasi sa hindi ko hawak noon ang phone ko at nasa itaas ito, pero talagang ipinagpilitan niyang nakareceive siya ng tawag mula sa number ko. Malabo namang si Lola ang nakialam sa cellphone ko kasi hindi naman ito ugali ang gumalaw ng mga bagay na hindi sa kanya. Hanggang sa inamin ko kay Marge na may kakambal akong engkanto at palagi ako nitong ginagambala. Nang una ay hirap pa siyang maniwala, ngunit nang ikwento ko sa kanya ang mga naging karanasan ko, ay napaniwala ko rin siya. Sinabihan niya akong subukan ko raw kausapin ang kakambal ko at tanungin kung anong kailangan nito sa akin para raw matigil na ang panggugulo nito. Ayaw ko naman yung gawin kasi baka may makakita sa akin na nagsasalitang mag-isa at baka isipin nilang nasisiraan ako ng ulo. Nang gabi na, ay napaisip ako sa sinabi ni Marge. Bakit nga ba hindi ko subukang makipagkomunikasyon sa sinasabi nilang kakambal ko? Kaya ang ginawa ko, kumuha ako ng papel at ballpen saka ako roon sumulat at nagtanong kung bakit ako nito ginugulo. Hinintay ko pong gumalaw ang ballpen pero walang nangyari. Hanggang sa maya-maya ay naramdaman kong kusang gumalaw ang mga kamay ko at nagsulat ng mga salita. Sabi sa sulat ay asawa ko raw ito at sa katunayan ay mayroon na kaming 4 na anak. Bigla tuloy na alala ko ang mga panaginip ko noon na buntis daw ako, pero hindi ko naman alam kung sino ang ama. Pagkatapos nun, sunod-sunod na akong nanaginip ng kung ano-ano. Pakiramdam ko noon, kapag nakakatulog ako, kung saan-saan nakakarating ang diwa ko. Para akong nasa ibang mundo dahil sa mga kakaibang bagay na nakikita at nararanasan ko. May panaginip din ako na dinumog daw kami ni Lola ng napakaraming lamok. Tapos, nagpaikot-ikot lang sa amin. Yung itsura po nila ay parang yung nasa Tinkerbell na palabas. Meron din na napunta ako sa bukid nila tatay at umaakyat sa bundok mag-isa. Nang malapit na ako sa itaas ay huminto raw ako sa tindahan at pagkatapos, bigla na lang lumindol. Walang ano-ano ay may malaking bato na gumugulong pababa pero tila ba may sarili itong pag-iisip at kusang lumiko para hindi tamaan ang tindahan. Nang tanungin ko yung nakatira doon kung hindi ba sila natatakot na baka maaari silang tamaan ng bato, sinabi nilang hindi kasi sanay na raw sila dahil palaging ganoon ang nangyayari. Pagkatapos noon ay nagpunta naman ako sa batis saka raw naligo. Yung sumunod ko namang panaginip ay may kasama akong bata pero hindi ko naman ito kilala. Dahil sa sobrang pagod ko ay inaya ko muna itong huminto at nauuhaw na ako. Maya-maya lang ay lumapit kami sa maliit na puno ng saging na hanggang baywang lang ang taas. Sumunod ay kumuha siya ng dahon at saka iyon ipinaikot at ginawang baso. Hindi nagtagal, itinapat nito iyong dahon sa puso ng saging at laking gulat ko nang bigla na lang tumagas ang tubig mula doon. Pagkatapos ay sa kanya iyon iniabot sa akin at ipinainom. Makalipas ang 2 gabi ay nasundan pa ulit ang mga panaginip ko. Lumipat daw kami ng bahay pero iyong bunso ko lang ang kasama ko tapos ang naging kapitbahay ko raw ay iyong kumare ko rin. Tapos nagulat ako kasi nagkaroon daw sa amin ng dagat. Nakakita rin ako ng malaking asong stuffed toy na lumilipad papunta sa akin. Nang malapit na ito ay napansin kong para siyang transparent. Sinusubukan ko rin itong hawakan pero tumatagos lang ang kamay ko dito. Hindi nagtagal ay nakakita naman ako ng pink na fox na maraming buntot. Lumulutang din ito sa ere.
Sa kabilang banda naman ay natanaw ko ang pagkalaki-laking goldfish na lumalangoy sa tubig. Siguro kasing laki ito ng palanggana kung hindi ako nagkakamali. Hanggang sa naglakad daw kami ng anak ko, kasama iyong pinsan ko sa napakaputik na daan. Katatapos lang kasi noon ng ulan, may nakasalubong naman kaming lobster na kasing laki ng tao. Gumagapang naman ito patungo sa amin. Hindi naman kami nito inaano at dumaan lang sa harap namin. Ayon sa mga napagtanungan ko kung anong kahulugan ng panaginip kong iyon, maraming nagsasabi na baka napunta ako sa kakaibang mundo habang natutulog. Simula nun, kapag gusto kong makipag-usap sa mga hindi ko nakikita, ay sumusulat na lang ako sa papel at naghihintay ng isasagot nila. Hindi nagtagal ay nakasanayan ko na rin ang mga ganung bagay kaya kahit papaano ay hindi na ako masyadong matatakutin. Isang araw, ipinatawag kami ng company na magtungo sa pinaka-main office namin sa Maynila. Nang panahong iyon, ako lang ang bukod-tanging empleyado na hindi pa nakakarating sa main. Sa company nga po pala namin, bago ka ma-hire ay kinakailangan mo munang mag-take exam sa Maynila at lahat ng gagastusin doon ay sagot nila. Ang kaso, iyong schedule ko noon ay naunsya mikawa ng inilipat ako ng boss ko sa mga spare parts at pinag-training na lang ako sa panabo. Iyon nga palang boss ko noon ay binata pa, gwapo rin ito, matangkad at chinito. May lahi kasi siyang inchik. Kung tutuusin ay para itong artista kong titingnan. Kaya naman hindi ko na itinatangging nagka-crush ako sa kanya. Habang tinuturuan ako ng boss ko ay walang pumapasok sa utak ko kasi nga ay nakatuon sa kanya ang atensyon ko. Nang tumagal ako sa trabaho ay nagustuhan ako ng mga amo ko kasi nga maganda raw ang performance ko sa trabaho. Magaling din daw akong mag-alok at magbenta. Kaya nang magkaroon ako ng pagkakataon na makarating ng Maynila ay tuwang-tuwa ako. Ang akala ko pa nga noon, kapag nagpunta na ako sa malayo at maiiwan ko na iyong mga hindi ko nakikita, iyon pala ay makakasama pa rin ito kahit saan ako magpunta. Para siyang nakadikit palagi sa akin kasi nararamdaman ko ang presensya niya. Iyong unang naging temporary office namin ay sa Buendia at umuuwi pa kami sa Noveliches. Nakikitira ako noon sa kaibigan kong si Marge. Bale tuwing Biyernes ay lumuluwas ako at kapag Lunes naman ay bumabalik ako sa panabo. Dalawang beses nga lang ako nakarating sa Maynila. Nung unang pagkakataon ay mag-isa lang ako at nung sumunod ay may kasama na akong taga-Palawan. Tuwang-tuwa sa amin noon yung pamilya ni Marge kasi kapag pumupunta kami doon, palagi kaming may dalang pasalubong. Ang layo talaga ng binabiyahe namin araw-araw kaya naman kinakailangan naming gumising ng maaga at pagkatapos late na kaming umuwi. Kapag oras na ng pahinga, hindi rin kami makatulog agad kasi nga may mga tao doon na parang hindi natutulog sa gabi dahil sa ingay nila. Pangatlong balik ko doon ay nanguha na ng paupahan iyong boss namin na malapit lang sa office. Marami na rin kasi kaming mga taga-probinsya na lumuluwas, kaya siguro naawa na sa amin kasi minsan natutulog na ako sa opisina. Isang gabi, nagkayayaan kami na magpunta ng SM Mega Mall. Excited ako noon kasi nga baka may makita kami doon na artista. Ang kaso nga lang ay wala. Kumain na lang kami sa Max, tapos konting bonding time. Sumunod ay naglakad-lakad muna kami sa mall nang may mag-invite sa amin para raw sa insurance. Noong una, nag-i-explain yung babae sa amin hanggang sa bigla na lang itong natigilan. Maya-maya lang, humihingi na ito ng pasensya. Kami naman noon ay napakunot ng noo kung bakit ito nagsusori. Sabi ng babae ay naramdaman daw kasi nito na may iba kaming kasama. Kanina pa raw ito tumitindig ang balahibo nito. Napag-alaman namin na may third eye pala iyong babae at nakikita nitong may malaking lalaki na nakasunod sa amin. Nagkatinginan na lang kami ni Marge.
Dahil sa kinikilabutan na rin iyong mga kasama ko, kaya hindi na namin pinatapos magsalita iyong babae. At saka magalang na lang kaming nagpaalam. Hanggang sa inabot na kami doon ng 12 a.m. Talagang sinulit namin ang paggagala. Pauwi na rin kasi kami kinabukasan ng probinsya.